Many young Filipino parents believe that the best babysitters for their children are their own mothers. And that's probably true, right, Lee? There's also a group in Southern California, though, that wants the world to know that lolas are more than just our favorite babysitters. They are beautiful, graceful women who can rock the runway like beauty queens. So let's head to Southern California to join Anna at the Queen Lola pageant. Anna, ang ganda ng lola mo! Ichika mo na! Step aside, Shamsi and Venus. Nandito na ang lola mo. So, samahan niyo po ako. Ako si Anna para sa inyong LA Chica at nandito po tayo sa Queen Lola Pageant. Dito pala nang galing yung expression na ang ganda ng lola mo, di ba? So, magandang gabi po. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Hindi po kayo kinakabahan? I'm sure kinakabahan kayo. Kinakabahan din. Ano po yung naging reason why we wanted to join the pageant? Because I want to prove to all the lolas that I'm going to set an example that getting old, that doesn't stop our dreams. And to tell you, the lola is not too old to rock. Do you feel 74? Hindi. How young do you feel? 60. Tumawad ng 14 years si Lola. Sabi niyo, you are 84 years old. Pero ano po ang pakiramdam niyo? I feel I'm only 35. Wow! 35! We wanted to pay tribute to the sacrifices that most Lolas have to make in the course of their lives to better the situation of their children and their grandchildren, whether it's physical, emotional, financial. You know, our lolas really make huge contributions to our lives, and especially in the Filipino culture. This is my prime time. Hirap na hirap po ako sa buhay. Tatlo ang trabaho ko. Puro trabaho, trabaho, trabaho. Mm-hmm. Hindi na makabili ka ng mga gamit mo dahil maglalaba ka, maglinis ka ng bahay. Pumunta ka sa Amerika, ganun din. Mm-hmm. Pagkatapos, nung later on, nawala na sila, nag-asawa na sila. Okay. Pagdating pa, hingi pa ng tulong sa akin para sa mga anak. Mm-hmm. Luto dito, luto do, hati ng pagkain. Ngayon, time ko na. Retired na ako. Dapat nang makilala ng buong mundo ang kapalaran ng lola ay hindi lamang para maging tagapag-alaga ng apo, kundi magbigay ng contribution in the face of the Lord, then the community, and the family. Just to make these lolas feel that they are valued, and just to give them something to look forward to, even at the, you know, the twilight of their lives and of their years. I've seen so many stories and heard so many stories. There's one lola that takes the bus, wakes up at 4 a.m. to take the bus just to get to the call time for practices. Ano po ba ang talent natin? Kanta. Wow. Ano po klaseng mga kanta? Yung mga kundiman? Oo. Pasample nga, lola. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. What are you guys walking away from this experience with? Greater appreciation of people's desire to show how important it is to have a sense of self. Meron ka pang silbi. Di ba? Hindi ako nagkaroon kasi ng lola. Ano, hindi ko naabutan ang lola. I'm always here. Lola kita. But anyway. The rehearsal, sabi niya, lola, lahat kami naglilingunan. So, kakaiba lang talaga itong pageant na to. So, I'm very proud to be part of it. So, ayan mga ka-nation, congratulations to our newly crowned Queen Lola, who's proven that you're never too old to rock. Hanggang sa susunod po natin chikahan, ako si Anna para sa inyong LA Chica.